guys, musta? 5.0. Alam niyo mga paps, gustong-gusto ko yung Mustang na yan. Totoo lang. Ito yung design na gusto ko sa Mustang. Yellow. Black. Ganda. Hindi atin to eh. So shoutout sa may-ari po. May Mustang na to. Diba? Ganda. So what's up mga paps, no? Meron akong kinakabit dito sa kotse. And napakatagal na nito, ngayon ko lang nakabit. So check ko lang engine bay ko. Mga namang tagas. Eto. This one. The rest malinis. So dinigracer ko kasi yun, may kalawang. Check ko na din yung timing belt ko. But anyways, ito yung nabili ko nung November pa yata, December. Napakatagal na nito guys. And it's ano na, May 2 na yata ngayon yung araw na to. So hindi ko pa to nakabit ganito katagal. Madami pa akong parts na hindi nakakabit sa sakyan ko, sa totoo lang. So una ko na walang place, pangalawa is medyo tricky yung iba, kaya yun, walang lugar talaga na magpapagawaan. Anyway, ayan. So kinabit ko lang to. Ayan, ano. So ganyan lang siya basically. Ganito kasi yung wiring eh, no. Magkakasama, tas ayan yung sa terminal. Kakabit dito. Ngayon, iisa-isahin nyo siya. Although magkakasama naman siya sa positive. Isa-isahin nyo sila kagaya nito. Tapos ito pala kahapon, ito kasi is sa sound, sa ampli ko. I don't recommend tong wire na to. Guys, sobrang ano, pangit. Pag tinignan nyo dito, akala nyo goods, makapal, but actually nag-aasin sa loob. And dito, pag binunot mo yung ano, pag pinutol mo tong goma, sinugata mo, hatake mo, putol siya. So di ko nagagandahan tong wire na ganito. But anyways, and ma-check ko na din tong mga wirings. So ayan. But anyways, ito yung negative. Tapos meron pa ako nito, yung ground kit, tinanggal ko muna. So hanapan natin na maganda-gandang ground, body ground yan. So basically transmission yan, yun to, itong mga head, and then sa intake. So ayan, tignan natin kung anong pwedeng gawin. Tapos ayan, kakabit ko nga to. So ang dami kong tatanggalin pala dito, no. Sana magkasya sila. Sila ko lang magkakasya sila. So may tatlong portion kasi to. Meron na parang small, medium, then small. Super small. Itong dalawa. So ayan. Ay! Ayan po! Sa loob. So ayan, kabit namin, kabit ko para maayos. So tanggalin ko lang to mga wire na yan. And then pala, ingat kayo guys sa pagkakabit nito, no. Positive to eh. Sa totoo lang, ayoko, kaya ako pala matagal tong ikinakabit, kasi matagal kong hindi kinabit kasi natatakot ako sa wiring. So sobrang seryoso nung wiring para sa akin. Kung makikita nyo, isa sa mga tinitingnan ko sa sasakyan, lalo sa mga EFI, kagaya nitong kotse natin na 4G92 EFI, is yung wiring. Which is, nung bumili yung kapatid ko ng sasakyan, yan ang una kong chinet guys, yung wiring. Dapat all original, walang mga anong nakatap. Tapos, kung mapapansin nyo din, hindi ako mahilig mag-iilaw ng ano, yung tawag dito, yung mag, kung ano-ano mga ilaw. So hindi tayo naglalagay ng ganun. And hanggat maaari, ayoko nagka-cut ng wire or nagtatap ng mga wire. So magulo lang talaga yung engine bay ko.
But the good thing is all stock yan. So yun, ikakabit ko lang to. Tanggalin natin tong mga wire na yan. Ayan, yan, yan, yan. So basta lahat ng positive guys magkakasama. And ingatan yung madikit, which is i-disconnect ko na to kasi syempre delikado. Baka mamaya may wire na madikit ng ano. Although tinakpan ko rin to para safe, no. Tanggalin ko to. 2,000 years later. So mga boss, tapos ko na sa wakas. So after ng ilang paghihiwa-hiwang wiring, tapos na natin. So ayan, ewan ko to kung tumatal si kagad eh. Pero feeling ko okay naman. So ayan na, diba? So ganun lang mga paps, no. Itatapyasin nyo lang yung mga wire na no, tapos pagpapapasok nyo dito sa mga butas. So ito, ground kit to eh. Ilagay ko na, tinanggal ko yung isa, hahanapan ko pa ng pwedeng ganun. So ito yung kotse ng kapatid ko. Same din lang sa akin yan, Lancer Pizza na 4G92. Ito all stock. Stock intake. Lahat stock. So ngayon lang yung compressor nyo. Yung Honda yata yun. Ayan at lagpas yung teeth. So yan, yun yung kanya. Pretty much the same lang sa akin. So ayan, plate number nung kanya 555. Ayan, 555. Yung akin is 999. So naka 17 to na BBS. Tapos nakasa hilon yata. Ay, ano ba tong gulong na to? Iron way? Prone way. Ayan, pretty much lahat all stock. Ayan, stock siding, stock yun. So lahat stock. Ayan, all stock lahat. Stock din to. So ayan, stock. Isa din pala sa gusto ko dito guys, dito pa yung stock ano, yung head unit ng Mitsubishi. Ayan o, stock head unit ng Mitsubishi. So ayan, may mga crack lang due to lowered, sobrang lowered. Tapos ayun, nag ano na kasi, mainit, nainitan. So ayan, but lahat is all goods, bagong pintura. Ayan o, ito yung stock bulay ng sidings namin eh, ganyan talaga. Sa akin, initim ko lang. Tapos ayan, naka ganito siya na muffler. And then ito JDM, JDM. So all good naman, lahat naman ng ano is may mga kailangan ipagawa pero manageable naman ah. So ayan, mainis pa, kakapintura lang to nung nakuha namin. So all good. May mga ganito lang, pero the rest, the car, yung makina nung sasakyan is napakatino, sobrang ayos. Sobrang ganda. Ito yung sinasabi sa inyo nung ano, kanina nga. Yung wiring niya is all stock, which is ayan yung tinignan ko nung binili namin to. Yeah. All stock lahat. So ayan, nakaturo na din to eh, na radiator. This is good. Magandang upgrade. So ayan, the rest is ito, kaya lang yan palitan. Ito, magpapalit ako ng ganito eh, taas baba. So abangan natin yun. 2000 yan, OEM na Mitsubishi. Tapos itong sa akin, yung ganyan ko mapupunta dito kasi ayan, sira, ayan, may hatik.
So, yan. Wala rin, ayos din yung body, sa totoo lang. Okay na may body niya. So, yun. Yung akin is, ay, nakabilad lang kasi sa init, kaya may mga ganyan-ganyan talukbong. So, yan, okay na yung wire natin dito. And okay na yung pagka-cut. Boss, ayan na, 13.6 yung karga ng baterya natin, which is napakaganda. Ayan. Lahat gumagana, ayos. Okay, ayan, na-reset na naman. So, all good. Ayan pala yung sa kapatid ko, no? So, sa akin black na, black. Sa kanya, medyo grayish. So, ayan, yan na yung ating ano sa sasakyan. Ayusin ko na lang yung mga settings nito. Syempre may mga na-reset pa. So, boom. Yan, thank you guys. So, ayan. Punta kami ng... Kakain kami sa labas. Only wings kami ng... sa my parents ko. So, dito muna tong kotse ko. Then, eto yung gagamitin na. Kotse niya. Napansin ko lang sa kotse nito, malagitik. Lalagitikan ako. Pero all good yung makina sa totoo lang. So ayan, ano, kain muna kami sa labas. Tapos ayan, maraming salamat pala sa mga nag-subscribe, no? Sa road to 1,500 subscribers. So salamat po sa inyo. And yun, sana mapagpatuloy pa natin tong project natin na riser car na to. Rice car. Ayan, ito, kapatid ko. So, yun, yung wave din pala, bubuwing ko yun. Yung mga parts na ako in order, like yung preno, shock absorber, harap likod, kadena. Ayan, yung mga basic na pwedeng ipang long drive.